maging supportive, diba? Pero ito, so ngayon nga, ikwento nyo na sa amin kasi nakikita namin, aramdam namin ang inyong mga aura na talagang makukulay na ang inyong love life. Unahin natin si Kylie. Kasi Kylie nag-guest dito lately lang si Jake, ang inyong opo. Boyfriend. Opo, wow. Opo, opo. At kayo daw dalawa, ang inyong relationship ninyo ngayon, ay kahit 11 months na kayo, parang araw-araw pa rin siyang nanliligaw. Paano? Super sweet ni Jake. Isa siya sa pinaka-sweet na tao na na kilala ko. Parang hinahanap niya yung attention ko every day. Niligawan niya ako every day. Mahilig siya magbigay ng gifts, ng mga flowers. Kahit hindi ko naman po siya hinihingi. Very affirmative siya. Secure kami po sa relationship namin. For me, siya yung gusto ko pong makasama. Ay! Statement yun, ha? Ako'y tinuro. Oh my God, siya! Uy, pero kami sobrang happy talaga namin dito na nakausap ka din namin kasi laging si Jake na nakausap namin at lagi siyang kinikin. Tapos sinasabi niya, tanungin niyo siya. Ay, ayan na, nalaman na namin na gusto mo siyang makasama. Opo. Ang tanong, habang buhay na ba ito? Mamaya pa yan. Oo. Ito, maiba naman tayo. Si Ritz naman tayo. Kasi diba, nung tinanong natin siya kanina kung yung kamusta yung boyfriend, ayaw niyang tawaging boyfriend. Bakit? Bakit mo? Kasi... What is the meaning of this, Ritz? Nagsintas lang. Bakit ayaw mo tawaging boyfriend si Allan? Ay, may pangalan na. Kanina dahu pala. Ngayon, si Allan pala. Kasi, well, sa family naman, sobrang conservative kasi ng family namin. Lalo na yung papa ko. Yung papa ko, sabi niya, pag nakamit ka ng isang tao, ng isang lalaki, gusto ko siya na yung magiging partner mo sa buhay mo. Kumbaga, magiging asawa mo siya, ganon. So, hindi nga ine-entertain yung idea ng boyfriend. Nakapag-boyfriend kasi, parang pwede pa yung magpalit. Parang, yun kasi yung pagkakaintindi ng papa ko. Parang gusto niya, siya na. Parang first and last. May mga ganong parents talaga eh. Mm-hmm. Hindi ba dapat naman kasi ganon? Hanggat kakayanin or diba kung tayo yung masusunod? Mm-hmm. Tsaka, pag kasi boyfriend, sobrang committed ka na sa kanya. Parang sobrang responsibility talaga na ayusin nyo yung relationship nyo. Ganon. Parang ako kasi, yun nga, career-oriented ako. And parang natatakot din ako na baka hindi ko ma-meet yung expectations niya. Parang ganun, siguro. Ayan. Pero sobrang jive na jive kami. As in, hindi pa ako nakamit ng taong ganun. Basta close kayo. In love. At kung tatanungin man ako na kung sakali na magkaroon ako ng partner, sana katulad niya. Or siya na. Or ito na. Kay Maxine naman, sino si Binoy sa buhay mo? Yan o. Ayan. Sabi nila kasi, kapag sobrang friends kayo before, kasi he's been there for me for such a long time. Every time na may problem ako, sabi ako sa kanya, nakikinig lang siya, tapos gusto ko ng alone time, tapos tatawagan niya ako, no, nasan ka, kumusta ka, ganito, ganyan. Ganun siya. Tsaka kaya din siya tinatawag na Binoy. Every time na naglalakad ako sa catwalk that time, lagi siyang parang may mga friends kasi siya sa likod. So, kinakantahan niya ako ng Binibini. May pagkatotoo. Oo. Tapos, nung time na yun kasi hindi ko alam kasi wala pa akong nagiging boyfriend noon. As in, single pa ako. Focus ako sa volleyball. Oo. Ayun. Well, bibitinin muna namin kayo dahil sa aming pagbabalik ang pananaw naman ng ating mga bisita kapag pinag-usapan na ang kasal. Ang atin namang pag-uusapan, dito lang yan sa Magandang